Uy, sa ano, seatbelt? Walang seatbelt, seatbelt. Gago. Mahuli tayo dyan. Hindi. Nahuli na ako niyan. Walang seatbelt, seatbelt. Alam mo ba, kasama na ako sa nahuling walang seatbelt. Oh. Alam mo sino nagdadrive? Sino? Si Klapa din. Ay, so yung... Sa kotse niya. Magkano ba? Kasi, kaya ako hindi ako naka-seatbelt, sira yung saksakan niya ng seatbelt. Oh. Tinubos pa namin yung lisensya niya. Ang galing, no? Ang lakas ng law of attraction niya. Ang lakas talaga ni Klapa. Sa mga kamalasan. Alam mo, simula tumating talaga si Klapa sa buhay ko, talagang nagsunod-sunod talaga ang kamalasan niya. Hindi, pre. Ang tawag doon, pre, talagang core memories yung ginagawa niyo. Talagang bonding for life. Kaya okay nga yun, eh. May binibuild ka, di ba? Tapos si Klapa may sinisira. So, guys, para sa mga hindi nakakakilala, kung sino si Klapa, si Klapa po ay ang editor ko. Yan. Editor ko siya since October yata o September. Parang ganon. So siya yung nag-edit ng mga vlogs ko. Yung mga kaya mo ba, Burs? Yan. Klangs, nagsimula talaga niyang mag-edit. Mukhang hindi na kaya ni Burs talaga. Si Kla, guys. Siya siyang aspiring videographer. Aspiring videographer, yan. And hindi na lang siya aspiring pala. He's in the professional field na rin. Oo, oh, kasi matagal na talaga siya sa eksena. Oo, matagal na. Pero bata pa siya. 23 pa lang si Kla. Oh, talagang pa. Malaki pa ang future niya. Marami pang mama. Meron pong ang di na ako kasama. Marami pang buhay ang sisirain. Kasi guys, ang storya talaga niyan, eto yan ha. Eto guys ha, para lang makilala niyo yung isang editor na si Kla. Sumo ako magkwento. Sumo ako magkwento. Hold your horses. Si Kla, etong storya niyan. Bago muna yon. May pinag-editan yan. Meron. Si Dudut. Si Dudut. Edit siya kay Dudut. Si Kla, hindi siya makakapag-mainstay kay Dudut that time. Ah, kasi para may iba siyang gig eh. May mga shoot siya. May mga matayos-matayos pa si Kla nun. Si Kla, alam mo kung kanino nag-edit next? Kanina? Kay Mentos. Ah, kay Mentos ba? Nag-edit siya kay Mentos. Alam mo kung kanino next nag-edit yan? Kanina? Kay Cardi. Duwa pa lang sa'yo! Sabi ko sa inyo, duwa pa lang sa'yo. Unang vlog ko, yung It's Time. Si Coco nag-edit nun. Yung sumunod, yung albularyo, si Kla dumali nun, Doy. Clarence Rain yun. Kasi yung Josh Pin. Ayun na, yun. Doon napapasok yung kwento mo. So si Josh Pin, nag-resign. Ang Kong TV, walang editor. Sabi namin, ay si Kla available. Baka gusto mong itry. Sabi ni Bossing yan, sige, papuntahin nyo dito sa bahay. Sa bahay si Kla, bumanat ng edit. Kasi gabi siya dumating, so nagpahinga pa siya. Dating niya, banat siya, umaga. Hindi, pagdating ng tanghali. Nag-chess. Payamansyon to. Kalaban doon niyo eh. Oo. Talagang bakbakan sila. Talagang queen to queen kainan. Sabi ni Bossing, baka nagpapahinga lang. Hanggang sa dumating yung oras ng merienda, nakita ni Kla, uy, nagsiswimming sila. Dami, tropa, swimming pool. Dami, tropa. Walang, lumangoy. Ang kasunod na nangyari, umuwi. Daily vlog siya. Vlog, kaya kailangan talaga matapos. Ito pa nga, kita ba dito sa vlog ni Bossing? Si Bossing mismo pa rin naghatid sa kanya, sa kanila. So yun yung story nun, guys. Hindi, nawala lang siya nun, pero bumalik ulit siya. Nag-edit siya kay Chloe, kay Bok, kay Mentos, sabay-sabay, tatlo yung ini-edit niya sa Payaman. Tsaka, 3 clients in 1. Parang kape, 3-in-1. Pre, siya nga yung ano eh. Tapos hinatid, alis, tinanggal, pero bumabalik pa rin. Siya yung nag-iisang wildcard na editor. Umiikot sa lahat ng creator. Ano ko talaga si Kla, talagang number one pick ko talaga yan. Number one pick mo siya. Oo. First. Ngayon, ito naman ang storya sa akin, guys. Kinuha kami para mag-shoot the music video. Ako yung director, Kla yung main videographer. Naging assistant director na din. May team kami. Actually, may vlog yan. Di ko alam kung malalabas ko yung vlog, no? Yung music video na yun, may kontrata yung music video. Kung kailan mo siya ilalabas, kailan mo siya dapat ilabas. At ngayon, syempre, bilang parte ng kontrata, pag hindi ka nakapag-deliver, may kaukulang damages yan. Ngayon, si Kla, gusto niya talagang pagantahin yung edit ng music video. Which is na-appreciate ko bilang ako yung director. Talagang tinatrabaho niya. Pumuso talaga siya. Lahat ng details, talagang pinipiso-piso niya para talagang malinis na malinis yung pagkaka-edit. Pre, sobra. Isipin mo, may details na sa likod, salamin, pero nakikita yung buong set. Ganun. Ginawa niya, every window, 62 times lumabas yun sa clips na gagamitin sa music video. Niroto pa niya yun.
So isa-isa niyang niroto yun. Lahat yan, tinanggal niya. Yung mga minor details na hindi naman mapapansin ng tao, pero kuwilit siya gawin maganda. Yan. Perfection ni si Idol. Sa mga hindi na-agets, kasi medyo technical na siya, basta yung hirap niya, kung ano yung simpleng style ng pag-e-editing times 10 mo. Meron, ganun siya kakomplikado. Ngayon ako bilang director ng music video, na-appreciate ko yun. Sabi ko, ay, okay, sige, maganda. Kaya ako naman, ngayon, nasa dulog-dulo na kami ng music video. Matatapos na. Tapos na yung last music video. Na, eh. Tapos na siya. Okay na, pwede na namin ipapanood sa sponsor. Kumbaga parang isang-isa na lang yung idadagdag niya. Sabi niya, ay, parang ang ganda pag may ganito. Parang ganon. Ngayon, yung effect na yun, sabi niya, ay, search ako online, saan pwede makahanap ng effect. Tama. Search siya. Ay, ito, meron. Meron. Clinic, pok, in-install, niran, boom, virus. So, nagbablog ako ngayon, March 12. Yung tumama sa amin na ransomware, March 9 lang siya ginawa. Ngayon, guys, yung ransomware, para naman sa mga di nakakaalam, eh, isang tipo yan ng virus na pag tumama sa computer mo, eh, unang-una, naka-LAN kayo, pwedeng makawa yung mga computer na nakakabit dun sa network. Kasi napasok niya na yung isang PC. Pangalawa, eh, yung mga files na meron ka sa computer mo, eh, sisirain niya yung mga files na yun. Total wipe out. Sinira niya yung files, tas nilock niya. Naiintindihan ko naman. At na-appreciate ko yung intention ni Kla na pagandahin yung music video sa bawat detalye na ginagawa niya, sa pag-i-edit niya. Maganda. Gusto ko yung ganun. Ganun siya ka goal-oriented, ka-detail-oriented na editor. Gets ko naman na hindi niya kasalanan talaga yan, no? Na gusto niya lang pagandahin yung music video. So ngayon, sa punto na to, ng buhay namin ni Kla, unang-una, wala na siyang computer na pwede gamitin. Yan, kasi yung computer ni Kla ngayon, may virus na, so hindi na siya pwede gamitin. At the same time, hindi na siya pwedeng i-connect sa internet. Kasi baka mahawa yung ibang PC na nakakabit sa network. Tama. Ngayon, meron akong pupuntahan. Dito na tayo pa. Auto. Alis din yung basta. Ang ilang ba yun? 48 ba yun? Thank you, mobile card. Basta na kayo, guys. Guys, kung nag-aarap kayo ng mga Apple devices dyan, mga Apple gadgets, alam niyo na, where the place to be. Anytime, anywhere. Okay na. Plano natin na kumuha ng bagong computer. Done na. Bago ko ibigay yung computer, ipaprank ko muna si Kla. Para mga baway-baway man lang sa mga kamalasang nangyayari sa buhay ko. Paprank lang natin si Kla, guys. Para medyo gumaan naman yung pakiramdam niya. Yung guilt-tripping itong mangyayari. Oo, pero prank lang naman yun, guys. Biro-biroan lang na magkakaibigan. Hindi naman namin para ano. Brotherly para, love naman. Guys, ang nakatatak talaga sa utak ni Kla ngayon, simula kagabi pa, bad trip ako sa kanya. Bad? Yan lang yun. Kanina kasama ko eh. Oo. Talagang tinatanong niya, sabi ba siya tungkol sa akin? Tapos sabi niya, pre, kahit lahat ng tao dito, lahat ng creators magalit sa akin, okay lang doon, tatanggapin ko kasi mali ako doon, sabi niya. Pero hindi ko naman sinasadya talaga doon. Tapos gumagulong po siya talaga. Ganun talaga si Clem, parang lagi niya nag-aalala kung anong nararamdaman ko. Iniisip niya lagi na kailangan hindi kanya Madisappoint pa. Ayan, madisappoint. Ayan niya madisappoint ako. Which is maganda. Well, gusto ko yung ugali na yun, Nikla. Kasi pareho kami nagtatrabaho. Kagabi, hindi ko lang siya kinausap eh. Kasi sireset up ko talaga itong buong mangyayari natin. Yun kaya sinasabi niya. Pero nararamdaman ko ang cold na ito ni Bor sa akin. Tapos, yun siya kakamay sa akin. Pero TP out na talaga. TP out! Ito kayo? Puntang na ninyo. Upaduhin nyo naman. Kasama yata ni Boss yan, si Borong. Magkakasama sila. Ano? Kasama ni Boss. Ay, kasama ni Steve si Borong. Uy, Kla. Nasa hospital ako, pre. Ano, okay ka lang? Okay naman. Eh, ako, Kla. Basta, sabi ko lang, Kla. Galingan mo. Galingan mo pa. Medyo sablegan ng mga nakaraan eh. Kaya nga ako kay Boss. Nag-usap kami. Pangalanan. Don't be hard on yourself. Hindi niya kasi ang sorry ko yung awi, kiboro. Tapos, as in, wala. Ano may problema si Aaron ngayon? Kasi parang nag-breach contract kasi. Ha? Nag-breach yung contract eh. Kumbaga, yung babayaran nyo, may penalty. Ewan ko, medyo bad trip siya. As in, wala rin ako busy pa. Hindi rin ako mapagtrabaho na. Eh, paano yan? Pag ano? Parang back to zero talaga. Gusto, wala kang ano, yung paisa.
Totoo niyan, Kla. Di ka na talaga niya mapapakinabangan. Masakit na. Tanggap ko naman. Basta dahil galingan mo pa. Nahiyaran talaga ako. Oh, and talaga, shit happens. Life happens. Tayo mga hindi ko rin naman ginusto yung nangyayari. Medyo masakit yung mga nangyayari. Sasabihin ako sa'yo, Kla. Pakatagal mo dumating. Ito, Kla. Sobrang... Hindi ko alam kung nangyari tayo dito o... Kausap namin nila Awi. So yung music video, sinabi ko na hindi natin malalabas. Dahil nga dun sa yung mga files natin na wala dahil sa virus. Ngayon, breach of contract yung Kla. Dahil hindi natin malalabas yung music video. Pinagbabayad ako ng 1.5 million pesos. Dahil hindi natin malalabas. Ngayon Kla, wala akong 1.5 million pesos. Anong plano natin? Paano yan? Yung 1.5 million pesos, pabayaran mo. Wala na nga eh. Pagpapapunta sila ng attorney dito, Kla, magpo-file yun. Kasi nakapirma tayo dun. Wala pangalan niyo dun. Pangalan ko nandun kasi ako nag-director nun. Yung problema, kinibabayad ako ng 1.5 million pesos. Ikakasal ako, Kla. Wala akong pambayad nun. Saan ko kukunin yung pambayad ng 1.5 million pesos? Ano yan, Kla? Papakulong na lang ako. Pinta ko na lang ako, Chico. Ne. Hindi aabot ng 1.5 million pesos yan, Kla. Kasi hindi na-download mo, Kla. Ba't naman nagkaganong, Kla? Patapos na yung music video, nawalan pa tayo ng vlog. Pati yung vlog natin ng music video, paano natin malalabas ngayon yung vlog doon? Hindi na relevant yun. Pag in-upload natin yung Kla, yung vlog ng music video. Meron lang tayo, Kla, hanggang March 20 para mabigay sa kanila yung 1.5 million. Kung hindi, pwede nila akong ipadala sa korte at depende doon kung makukulong ako o hindi. Hindi ko alam kung tutulungan tayo ni Kokon, kung ibibenta ko yung kotse at saka motor, o kung ano man, benta ko lahat ng kung anong pwedeng meron ako para hindi ako makulong. Pero dahil doon lang, hindi na matutuloy yung kasal namin. Binenta ko lahat pag binayad ko lahat ng pera ko. Benta ko yung camera kahit kakabili lang yan. Cellphone, benta cellphone. Lahat, benta. Pinagagawa mo, Kla. Lapit na natin matapos, ilalabas na natin. Lahat na ng paraan, ginawa mo na para ma-recover yung files. Lahat, tinignan mo sa lahat, ngayon na talaga. Meron pa isa, Kla. Hindi ko alam, Kla, kung kaya pa kitang pasweldohin ngayong buwan. Saka mamaya, may darating na kapalit mo, Kla. Sabi mo mamaya, pagdating ng kapalit mo, huwag ka munang umalis. Turuan mo muna kung paano yung kalawan dito sa bahay. Kahit Friday ka na umuwi, Kla, paano yung gamit mo. Turuan mo muna siya kung paano yung kalawan dito. Kaya nakita ang palitan ka lang, hindi kita kayang pasweldohin talaga. Ubus talaga pera ko dito, Kla. Kahit pa naman sa'yo. Ito ka lang. Ako. Meron pa isa, Kla. Papapirmahin kita ng NDA. Baka mamaya magkwento ka sa labas ng mga... kung ano-ano. Yeah. Tignan mo ngayon, ano? NDA. Papapirma ko dito kay Kla. Ginagawa mo ko si Kla. Saka isa pa, Kla, tatandaan mo pag alis mo dito. It's a Never switch on the homies in the day ones. They didn't wanna open doors, so we made some. Take a bow on these haters like I'm Trae Young. That direct deposit hitting like a bass drum. And coming, 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 coming. Keep it incoming. Walang vlog. Ina po, may init ka na.